So, update lang mga idol dito sa kakapasok lamang na balita dito sa sinasabi nila na itong si Masayoke Ito, mga idol, ay tuluyan nang iniwan ang ating pambato na si Janril Casimiro, mga idol. At sa katanungan din ng ating mga kababayan, ng ating mga sumusuporta sa ating pambato, ay katanungan nila kung paano na ngayon si Janril Casimiro kung wala na ang TBP, mga idol, ang Treasure Boxing, mga idol, ng kanyang promoter, no? Sabihin na lang natin, mga idol, na talagang nagalit si Masayoke Ito o na-disappoint siya sa nangyayari. Subalit, hindi rin natin siya masisi, mga idol, kung aalis man siya o iiwan niya ating pambato na si Janril Casimiro, mga idol. Pero sa mga nagtatanong, paano na? Ano na ang magiging kalagayan ng ating pambato, no? Kung wala na ang TBP. Ay maaring wala na po ang TBP, mga idol. Pero hindi ibig sabihin, mga idol, na tapos na ang karera ni Cuadro Alas, mga idol. Dahil alam naman natin na si Cuadro Alas, mga idol, ay isa sa pinakamagaling na boksingero, no? Panahon natin ngayon. At isa sa pinakamabintang laban kung si Cuadro Alas po ang lalaban. Lalong-lalo pa ngayon, mga idol, na ganun pa man yung nangyayari, may controversial doon sa overweight niya, mga idol. So balit, ang mas nag-aano doon, mga idol, nag-aagaw pansin, no, sa ating mga kababayan o sa iba pang lalo-lalo na sa mga boxing fans, ang nakakaagaw pansin pa nila doon, talagang nakakaagaw pansin sa kanila doon, mga idol, yung pagkapanalo ni Cuadro Alas ng isang napakagandang knockout, mga idol, no? Kaya asahan natin, mga idol, na kung totoo ngang iniwan na ni Masayoke Ito itong si Janril Casimiro, ako naniniwala, mga idol, ay meron pang ibang promoter, no, na kukuha dito kay Cuadro Alas, mga idol. Dahil alam naman natin na ang boxing, pera dyan, negosyo yan, mga idol. At alam naman natin na pag si Cuadro Alas, mga idol, maraming maghahabol dyan. Ha? Maraming maghahabol dyan kay Cuadro Alas. Sabihin na lang natin, sabihin natin, pasaway si Cuadro Alas, no? Kasi yan na yung karakter niya. Yung pagiging angas niya, wala siyang pakialam. Ganun yung ano niya eh. Yan yung talagang karakter niya, mga idol. Yan na talaga yung pagkatao niya. Kaya hindi natin siya pwede rin na ihusgahan, no? Kasi yan na yun si Cuadro Alas. Pero sa realidad, mga idol, kung sa abilidad naman ang pag-uusapan, no? Na si Cuadro Alas talaga, mga idol, ay maraming mga boxing fans na gusto siyang mapanood na lumaban. Kaya asahan natin, mga idol, no? Ako naniniwala, asahan natin, no? Sa lahat ng mga taga-suporta, asahan natin na may kukuhang promoter dyan kay Cuadro Alas, mga idol. Dahil talagang aminin mat hindi ng iba o sa mga haters, talagang pag-haters, wala naman talagang magandang sasabihin pag-haters, no? Pag critics ka sa isang tao, pero sasabihin mo, gusto mo, bumagsak yung tao. Eh, ganun na talaga, mga idol. Yan na yung reality na kapwa Pilipino, gusto nila ibagsak yung kapwa nila Pilipino kasi hindi nila gusto. Pero sa katotohanan lamang, mga idol, hindi pa ito katapusan ng karir ni Janril Casimiro, mga idol, kung iiwan man siya ng Treasure Boxing. Maraming magandang promoter dyan, mga idol. Meron pa ngang lumabas ngayon eh, na kinuha na daw siya ng Saudi Arabia, no? Pero hindi pa yan kumpirmado, mga idol. Gawa-gawa lang siguro yan. Pero if ever man, pag mangyari yan, maganda, mga idol, o kahit sino pa man. Pero sa tingin ko, marami pa rin magkaka-interest kay Janril Casimiro ng mga promoter na kukunin siya, mga idol. At si panigurado dito, mga idol, sabihin na lang natin na nagkamali ang ating pambato na si Janril Casimiro doon sa overweight na yun, o siyempre sinakayan din ng mga gusto siyang pabagsakin, no? Kasi yun naman ang trabaho ng mga kalaban niya, na gusto talaga siyang pabagsakin. Gusto yung tapusin yung karir niya. Pero aminin natin hindi, mga idol, sa lahat ng mga Pilipino boxing fans o sa lahat, no, sa mga sa iba, no? Aminin natin sa hindi. Sa panahon ngayon, mga idol, si Cuadro Alas lang, no? Si Cuadro Alas lang, hindi natin minamalit yung ating mga ibang boksingero. Pero sa panahon natin ngayon, si Cuadro Alas lang ang nag-iingay dito sa bansa natin. Si Cuadro Alas lang ang
malaking tsansa na manalo sa bawat laban. Kasi si Cuadro Alas may abilidad, mga idol, na talagang matibay talaga. Matibay talaga siya, yun ang katotohanan. Matibay, exciting panuorin sa ring. Kasi nga, talagang makikita mo sa kanya yung confidence na lumaban, mga idol. Walang kang makitang kaba. No? Wala kang makitang kaba. Yun yung advantage eh. Kaya asahan natin, mga idol, huwag tayong mawala ng pag-asa, yung mga tagahanga ni Janril Casmero. Kung may mga naririnig man kayo, huwag nyo nang pansinin yan, mga idol. Ha? Tulungan natin ang ating pambato, no? Pambato, lahat ng buksingerong Pilipino. Pero sa panahon ngayon, real talk, mga idol, si Janril Casmero ang may malaking tsansa na, no, na itaas ang ating bandira. Sa panahon ngayon, si Janril Casmero ang may kakayahan na manalo sa bawat laban ng boxing. No? So, suportahan na lang natin siya, mga idol. Maraming salamat, mga idol. Mang Burutoy po. Maraming salamat.